Isang magandang gabi sa inyo lahat, mga minamahal na kapatid, mga kaibigan, mga kasama, at welcome muli sa ating pong online Bible study. At nawa ang patuloy na pag-iingat ng Panginoon at ang makalangit na pangunawa ang siyang igawad niya sa atin, at ganoon din at nawa ang kapayapaan ng pag-ibig ang siyang manahan po sa puso ng bawat isa. Ito po ang inyong lingkod na muling makakasama sa gabing ito, Brother Roland de la Paz. At sa oras pong ito, aking hinihiling na tayo po ay sama-sama sa panalangin upang ating anyayahan po ang presensya po ng Banal na Espiritu. Ama naming Diyos na nasa mga langit, sa ngalan po ng aming Panginoong Kristo, kami nagpapasalamat sa pribileyo na kami inyong binigyan ng panahon upang kami magpatuloy sa pag-aaral ng inyong mga salita. Nawa, O Diyos, aming maintindihan ng lubusan ng mga salita na ito mula po sa banal na kasulatan at sa patotoo, upang maragdagan po ang aming kaalaman, maintindihan ang inyong banal na kalooban, maging handa po sa pangalawang pagparito ng aming Panginoon. Naway maging bukas na sisidla ng aming puso at isipan upang tanggapin po ang inyong mga salita. At patawarin kami sa mga pagkukulang laban sa inyo. Ito po ang aming dalangin alang-alang sa banal na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. At sa gabi po ito, isa pong serye sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa salita ng ating Panginoon ng ating tutunghayan. At ito nga po ang ikalawang bahagi ng ating serye, The Fullness of Incarnation. At ang ating pong pag-aaralan na po ay sa Lumang Tipan, The Incarnation in the Old Testament. Again, the study about the nature of Jesus based on the Bible and the testimonies. Ito po yung huli nating talata na pag-aralan noong nakalipas na panahon sa part 1, How is the Servant of God called in the Great Messianic Prophecy in Isaiah chapter 53. Yan po, no? Ang sinasabi po ng banal na kasulatan sa verse chapter 53 ng Isaiah verse 3. He is despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief, and we hid as it were our faces from him. He was despised and we esteemed him not. So sa unang serye po ay napag-usapan natin na ating Panginoong Kristo na siya'y nagpunta dito sa lupa o sa mundong ibabaw, ang kanyang likas po ay divine and human. At ito po ay maaring sasabihin natin na isang misteryo na maaring di maabot ng ating mga common o pangkaraniwang kaisipan. Dahil nga ito ay natatangi na nangyari po sa kanya. At ang maliwanag po ang sinasabi ng banal na kasulatan ng ating Panginoon ay sinilang sa babae. Tinawag po siyang bata o anak. At ganoon din po, siya ay nagutom, siya ay napagod, siya ay nauuhaw, siya ay umiyak, siya ay nalulungkot. At ganoon din, siya ay namatay na isang katangian po ng isang tao na katulad natin. Ang Diyos, ang ayon sa Bible, ay immortal. Walang pasimula, walang kamatayan. Subalit, ang ating Panginoon, dinanggit din ang banal na kasulatan sa John chapter 1, verse 1, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At ganun din, the Word became flesh. So, ang berbo na tinawag na Diyos ay siya po'y nagkatawang tao. Kaya ito po yung ating pinag-aaralan sa serye pong ito. So, ang sabi in this verse, we find at least two expressions that show us what characteristics our Savior as a person. So, sinabi po, a man of sorrow is one among men. So, sa mga kapatid, itong dalawa po na magpapakilala sa ating Panginoon ay nangangahulugan siya nga po'y tao, nagkatawang tao dito po sa lupa. At tayo po ay magpapatuloy sa subtopic, He took our infirmities and bore our sickness. Dito po sa Matthew chapter 8 verse 17. So, kanyang inangkin yung ating mga karamdaman at kanya pong binuhat o dinala maging ang ating mga sakit.
So the ang Bible ay nagsasabi verse chapter 8 verse 17 ng Mateo that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet saying himself took our infirmities and bear our sicknesses. So dito inango ni Mateo ang talata mula po sa aklat po ni Isaiah. Kaya nga sa Isaiah chapter 53 verse 4, surely hath borne our griefs and carried our sorrows, yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. So, kinilala ni Mateo ang hula o sinulat ni Isaiah at pinakilala niya sa atin itong ating Panginoon Jesucristo na kanyang nakasama ng harapan mga sa loob ng tinatawag nating panahon na siya'y nabuhay dito sa lupa. So, ito po ang sinasabi po ng banal na kasulatan tungkol po sa karamdaman o mga sakit o pagkahirapan o paghihirap na ating dinadala, binubuhat, pinapasan ang ating Panginoon. Pinasan niya po ang lahat na yan. Tayo ay magpapatuloy. Paliwanagan o ating pag-usapan lalo ang He took our infirmities. So dito po sa patuto, Gospel Workers, page 41. Our Lord Jesus Christ came to this world as the unwearied servant of man's necessity. So dumating ang ating Panginoon Jesucristo dito sa sanlibutan. Ang sabi po dito, upang pagtulungan niya ang sangkatauhan sa kanyang mga pangangailangan. He took our infirmities and bare our sicknesses. We quote Matthew chapter 8 verse 17 that he might minister to every need of humanity. Upang siya makapaglingkod po sa sangkatauhan ay kanyang inangkin, ano? Ang kanyang inako yung ating mga pagkahirapan, karamdaman. Kaya yung ating kalungkutan nararamdaman po yan ng ating Panginoon. Yung mga tinatawag na pagtangis natin na dulot po ng mga problema, karamdaman o kaganapan dito sa mundo katulad ng kamatayan ng ating mga mahal sa buhay. Yan ay nararamdaman din ng ating Panginoon maging sa panahon natin ngayon. Kaya ang sabi po dito sa pagpapatuloy, the burden of disease and wretchedness and sin He came to remove. Kaya dumating ang ating Panginoon upang lahat po yan ay kanyang angkinin at upang maalis sa atin yan. Kung tayo ay magpasakop at sumunod ng lubusan sa kanya. It was His mission to bring to man complete restoration. Ang pagsasauli ng wangis o ng larawan o ng karakter ng Diyos na ito'y inihayag kay Adan at kay Eva na sila po hindi sinilang kung hindi sila nilalang sa wangis, katwiran, at kabanalan ng ating Panginoon. Yan po ang isa sa uli ng ating Panginoon na siya'y nanagumpay. Kaya ang sabi po ay, He came to give them health and peace and perfection of character. Yan po ang naging layunin ng ating Panginoon na siya'y nagkatawang tao. Christian Service, page 54, He became a man of sorrows and acquainted with grief. Himself took our infirmities and bore our weaknesses. And the absence of self-denial in His professed followers, God regards as a denial of the Christian name. Kaya kung tayo nag-aangkin na Kristiyano, tinatawag na nag-aangkin din na tagasunod ng ating Panginoon, ay kailangan din po natin na tanggihan ang ating sarili. Na alam naman natin ang pinakamahigpit na kalaban natin ay ang ating sarili. Bagamat merong sanlibutan at si Satanas bilang kaaway ng katuwiran na kailangan pa nating mapalagumpayan, ang pinakamahigpit na kalaban ay ang ating sarili. The sternest battle that was ever fought is the battle of self. Kaya yung ating likas na liko kailangan nating mapaglabanan sa kapangyarihan, biyaya ng ating Panginoon. Na kanya itong pinagkakaloob sa lahat po ng magpapasakop sa kanya, tanggapin siya bilang personal na tagapagligtas. Kaya our infirmities, our tinatawag po sa sicknesses, yan po ay nais niyang maalis lahat po yan sa atin. Na alam natin,
Pagdating ng takdang panahon, sa kanyang pangalawang pagparito, kung tayo magpatuloy sa paglalakad na kasama niya sa matuwid at tamang daan, ay tiyak po na lahat yan ay mawawala. At tayo ay magpapatuloy. He took the infirmities of the human nature. Sa Selected Messages, Book 1, page 227, Christ brought men and women power to overcome. Binigyan tayo ng kapangyarihan sa lahat ng tatanggap sa Kanya, maniwala, manampalataya sa Kanya. He came to this world in human form to live a man amongst men. He assumed the liabilities of human nature to be proved and tried. Kaya siya po ay nagkatawang tao upang siya rin ay masubok at kanyang mapatunayan din na pwedeng lumakad sa matuwid na daan, magpasakop sa Diyos at siya ay magiging managumpay sa lahat ng mga pagsubok at mahiwalay sa anumang uri ng kasalanan. Kaya in his humanity, he was a partaker of the divine nature. So pwede po natin gawin yan. Anong ginagawa ng ating Panginoon? Kapag siya'y nagkatawang tao, maraming beses siya'y nananalangin. Maraming beses siya ay tumatawag sa Ama. Maraming beses na siya ay naging mapagpasakop. At ganun din po ay sumunod sa utos ng ating Diyos. Sa paraan ng buhay na kanyang itinahak o ang kanyang naging araw-araw na pamumuhay dito sa sanlibutan, ay tayo'y matututo kung paano po tayo managumpay sa sarili, sa sanlibutan at sa ating kaaway at paano po yung pakikipag-ugnayan sa Kanya. Maging ang sinasabi ng John 15:5, I am the vine and you are the branches, and he who abideth in me and I in him shall bear much fruit, for without me you can do nothing. Philippians 4:13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Kaya siya po ang ating tanging pag-asa. Nararamdaman niya ang ating nararamdaman dahil siya'y nagkatawang tao. Naranasan niya lahat po kung ano ang pagsubok o yung tinatawag na karanasan dito sa lupa nang siya po'y nagkatawang tao. Tayo po'y magpatuloy, he accepted the effects of inheritance. Bagamat sa ating pag-aaral sa Bible, maging sa patutuo, ang kasalanan na hindi po yan namamana. Pwede niyo itong hayaan yung ating mga presentation sa ating YouTube channel. At yan ang sabi po dito, ang kanyang tinanggap, yung tinatawag na dulot ng tinatawag na pagsasalin lahi o pagsasalin ng mga karamdaman o kaya'y kalagayan ng tao ay kanya rin pong inako, inangkin at tinanggap. Desire of Ages, page 48. It would have been an almost infinite humiliation for the Son of God to take man's nature even when Adam stood in his innocence in Eden. Yan po, no? Talagang kahiyahiya po ang naging karanasan ng ating Panginoon. Panginoon ng Panginoon, Diyos ng mga Diyos, siya po ang Captain of the Host diyan po sa heavenly places. Subalit siya ay nagkatawang tao, inalimura, sinaktan, binastos, inakusahan. Kung ano man ang nararanasan natin, mas higit po niyang naranasan ang ating Panginoon. Lahat po yan ay kanyang dinaanan, inangkin, inako para siya'y maging mabuting halimbawa po natin. So, but Jesus accepted humanity when the race had been weakened 4,000 years of sin. Pagkaraan ng 4,000 taon sa, mula sa panahon po ni Anunong Abraham, na alam natin ay na bago ng hina na ng hina ang katawan maging ang moralidad ng tao, ay siya ay nanagumpay pa rin. Like every child of Adam, he accepted the results of the working of the great law of heredity. Ano po yung mamamana natin kung hindi namamana yung kasalanan? Yung pong tinatawag na ugali, maaari nating mamana. Yung pong tinatawag na karamdaman ng ating mga unang mga magulang ay pwede nating mamana.
Pero yung kasalanan na ang pagsalangsang sa kautusan ay hindi po yan malilipat mula sa magulang sa kanyang anak o sa anak sa kanyang magulang. So, marami pong talata na tayo na pag-aralan. Pwede nyo tunghayan po dyan at maliwanag po dyan sa banal na kasulatan. Ngayon po, ay what these results were is shown in the history of his earthly ancestors. He came with such a heredity to share our sorrows and temptations and to give us the example of a sinless life. So sa kabila ng pagtanggap ng ating mga kahinaan o yung ating mga karamdaman na physical o spiritual, no po, ay siya ay nanagumpay. Siya ay hindi katulad natin na tinatawag na walang pagpipigil sa mga pagkakataon na tayo ay nasubok. Siya ay nasubok pero ang kanyang pagpipigil, yung self-denial niya po na binibigay ng halimbawa sa atin ay kailangan nga nating matutunan. Kaya sa pamamaraan ng ating Panginoon, diyan po tayo lalakad, matuto, patungo po sa kabanalan at sa kaligtasan na nalalapit na po sa takdang panahon. Kaya yung mga kalungkutan, yung mga tukso pagsubok na naranasan niya, napakagandang pagbulay-bulayan upang kung ano ang kanyang ginawa ay pwede nating gayahin sa pamamagitan po ng biyaya niya, kapangyarihan at sa ating pananampalataya. So, ang ikalawa pong subtopic o katanungan na pwede natin pag-usapan, in which famous vision do we find Jesus acknowledged as the Son of Man? Kanino daw po pangitain, tanyag na pangitain na kinilala ang ating Panginoon bilang anak ng tao? Dito po sa vision o pangitain ni Daniel, sa Daniel chapter 7 verse 13, I saw in the night visions and behold, one like the Son of Man came with the clouds of heaven and came to the Ancient of Days and they brought him near before him. So yung pong kasabihan, the expression Son of Man applied here for the first time to our Redeemer is the one Jesus often uses when speaking about himself. With this characteristic definition, he wants to present his humanity, his deep intimacy with a human being to the point of being, ano po, siya ay naging halimbawa at nanagumpay. Kaya yan po ang gusto niyang ipakilala po sa atin. Kaya maging si Propeta Daniel, sa kanyang pangitain, kinilala niya ang ating Panginoon bilang the Son of Man, ang anak ng tao. Na lahat po tayo ay anak ng tao, ay sinilang sa tao, sinilang ng nanay, maliban kay Adan at kay Eva. Na maging yung ating mga kahinaan, maging yung ating mga tinatawag na gawi, inclinations, propensities, lahat po yan ay kanyang naranasan. Subalit, hindi nagkasala. Sa lahat ng tukso, he was tempted in all points as we are, and yet he did not sin. Yan po ang isang mahalagang bagay na kailangan nating matutunan po sa ating Panginoong Jesucristo. May ikatlo po, what the idea do other verses that use the definition Son of Man express when applied to all mortals in general? So ano daw po yung idea na ano sinasabi o punto, no, na kahulugan ng anak ng tao na ito po ay maaring i-apply o kaya po ay yun nga, makita sa lahat po ng mga mortal na katulad mo at tulad ko. No? Sabi po sa Job 25 verse 6, how much less man that is a worm and the son of man which is a worm? Kaya, tingnan po natin, ito pang dalawang talata. Nabanggit po dito yung uod, how much less a man that is a worm. Siyempre po, pag namatay po ang tao, no? Ay siya po ay babalik sa lupa. Alam natin sa lupa, ang laman ay maaring magkaroon ng uod na katulad ni Job, yung mga nalalaglag sa kanyang mga pigsa ng siya ay pinurasa ng ating kaaway. Ano po? Sabi, and the son of man, which is a worm.
Yun po sinabi ni Job. So, kung ating pang tutunghayan ng Psalm chapter 8 verse 4, ang sabi po ng Bible, "What is man that thou art mindful of him, and the son of man that thou visitest him?" Sino ba ang tao at siya'y binibigyan mo ng pansin o halaga? At anak ng tao na siya iyong dinalaw? So dito po sa Psalm 144 verse 3, "The Lord, what is man that thou takest knowledge of him, or the son of man that thou makest account of him?" So dito po ay binanggit uli kung paano po ang bawat isa sa atin ay ganun din ang ating Panginoon, the son of man, binanggit po dito. At ganun din ay napakaganda na sinabi ni Salmistang David maging ni Hope ang comparison ng tatlong talata na nagsasabi po sa kalagayan ng ating Panginoon bilang anak ng tao na siya'y nagkatawang tao o dito na dito numahan, nanahan sa sanlibutan ito. So, ang summary, ang kabuuan ng ating kapag-aaral, "The great subject of the Son of God who comes to the earth and becomes a man to perform the great work of redemption begins in the Old Testament." Kaya po ang pag-aaral tungkol po sa anak ng Diyos na siya'y pumarito sa lupa at siya'y nagkatawang tao upang kanyang ganapin po ang dakilang gampanin o gawain ng pagliligtas o ng kaligtasan ay karoon ng pasimula sa matandang tipan. It is in fact there that we find the oldest and most hopeful announcements. Yun nga po yung nabanggit natin sa unang pag-aaral natin, Genesis 3:15. Yung unang pangako, unang tinatawag na hula or prophecy. Ang sabi, "Among them we can mention the prophecy of the seed of the woman, which already appears in the third chapter of the book of Genesis," Genesis 3:15 nga. "The star out of Jacob," the prophecy where Moses announces that the Lord would be raised as a prophet from the midst of thee, of thy brethren. Kaya ang ating Panginoong Jesus, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, siyang berbo na Diyos sa pasimula na nagkatawang tao, yan po ang kanyang naranasan para sa pagkalinga sa atin, pag-aliw sa atin sa panahon ng mga pagsubok, karamdaman o paghihirap. At ganoon din kung paano natin siya tutularan upang tayo managumpay sa lahat ng uri ng tukso mula sa kaaway sa sarili o sa sanlibutan. At ganoon din upang tayo managumpay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. At upang siya ay makapiling natin sa buhay na walang hanggan, na ang hangarin ng Diyos na ang buong sangkatauhan ay mailigtas sa kapahamakan at magmamana ng buhay na walang hanggan, magkaroon ng kaalaman sa kanyang salita, bagamat marami po ang maaring mahulog at nagkasala, ay patuloy pa rin ang paanyaya, invitation ng ating Panginoon dahil gusto niya tayo po ay maligtas at ayaw niya maging ang masama ay mamatay. Ezekiel 33 verse 11. So, ito po yung ating pag-aaral sa pagkatao at pagka-Diyos ng ating Panginoon, yung kanyang dalawang likas. No? So beside these announcements, we remember those that speak about Emmanuel, the divine and human being, the man, the servant of God, who takes upon himself our infirmities and sicknesses, and about the one like the Son of Man on the clouds of heaven presented to Daniel in vision. Sa Old Testament, sa New Testament, naging maliwanag po sa atin sa pamamagitan ng mga talata na nating binabasa maging sa patutuo kung ano nga ang kalagayan o ng ating Panginoon na siya po'y nagkatawang tao o siya'y nanahan dito po sa lupa. Ang mga pagpapakilala katulad nga ng Emmanuel, God with us, and unto a virgin a child was born. So sa mga tiyan, sa isang nanay, siya ay isisilang na katulad natin. Bagamat yung tinatawag po na conception o yung paglilihi po ni Mary or Virgin Mary, yung kapangyarihan ng Holy Ghost ay hindi yung katulad ng ating mga nanay dahil
ay hindi po siya naging bunga ng pagsasama ni Joseph o ni Mary, kundi ang mahalaga, siya'y isinilang sa nanay. Nakatulad natin na, na sa makatwid, siya'y naging tao na katulad natin. Maging sa kanyang paglilihi o pagbuntis o sa tinatawag na conception, ay makita natin ang divinity at humanity. Subalit nang siya'y mamatay, maliwanag po na siya'y tao. Na walang tunay na Diyos na dumanas ng kamatayan. Ang Diyos Ama, maging ang Banal na Espiritu, walang pasimula, walang kawakasan. Hindi isinilang, hindi po mamamatay. Na ang mga katangian po yan, ang Diyos, yun nga po, andyan po sa ating YouTube channel, omnipresent, omniscient, omnipotent. Yan ang three prominent characteristics or attributes of God. And yet, our Lord Jesus Christ, because of His love, ito po, nagdahil sa Kanyang pag-ibig sa atin, ay Kanyang inako yung ating kasalanan, kaghihirap, kalungkutan, kakaramdaman, upang tayo po'y mailigtas sa tiyak na kamatayan na dagatang apoy sa darating na panahon, at ganun din upang tayo magmana ng buhay na walang hanggan, upang siya'y makapiling po natin sa walang hanggan. Kaya mga kapatid, ay napakaganda ng hangarin ng ating Panginoon para sa bawat isa sa atin. So tayo po ay napakapalad at ating itong naranasan. So kung ating utunghayan, the incarnation in the Old Testament, no, siya born of a woman, the seed is Christ, yun nga po, the seed of Abraham, ang pangalawa, descendant of Jacob, shall come a star out of Jacob, yung mga patunay na yan, no? At pagkatapos ay po, the seed of a woman, ang una, descendant of Jacob, pangalawa, one of thy brethren, sinabi ni Moses, prophet, from the midst of thee of thy brethren, a human and divine being na nabanggit ko na po kanina, man, servant of God, he took our infirmities, yun po, no? And he took our infirmities, kaanim yan sa nga po, manservant, and he took our infirmities, he took the infirmities of human nature, kaya nagugutom, napapagod, nauuhaw, at he accepted the effects of the law of inheritance, tinanggap niya po lahat yan, sa, after 4,000 years of that generation of the morality and physical aspect of man, kumpara sa panahon po na si Adan ay nilalang ng Diyos na may malakas na pangangatawan, kaisipan at ang kabanalan o ang wangis ng ating Panginoon ng katwiran ay nasa kanya. No? So makita natin sa ikapito, like the Son of Man. So yan po ang the incarnation in the Old Testament na ating natunghayan sa ikalawang serye po ng ating pag-aaral dito po sa the fullness of incarnation ng ating Panginoon. At nawa ang mga salita na ito, ang mga katotohanan na ito, ay tumimo sa ating puso't isipan, ipaliwanag sa atin ng Banal na Espiritu, at lalo higit, maging handa po tayo na tanggapin ang mga ito pagkatapos po nating manalangin sa ating Diyos upang ito lahat ay maging inspirasyon, motivation, paghihikayat sa atin na ating kamtan ang katwiran ni Kristo, ng ating Panginoong Kristo, upang tayo'y lumakad sang-ayon sa kanyang palatuntunan, sumunod sa kanyang kautusan, upang tayo maiwalay sa anumang uri ng kasalanan na siyang kahilingan, upang tayo po ay manahan na kasama niya sa buhay na walang hanggan. Sa Hebrews chapter 12 verse 14, hanapin ang kapayapaan at ang kabanalan na kung wala ito, ay di natin makikita ang Diyos. Pursue peace and holiness without which no one will see God. So, pagpalain tayo ng ating Panginoon sa ating pag-aaral, at nawa rin ito po ay maging inspirasyon sa atin habang tayo'y naghihintay sa kanyang pangalawang pagparito, habang tayo pa'y nabubuhay. Kaya mga kapatid, ang kaligtasan ay ngayon na,
at atin nang tanggapin ang kaligtasan sa inahinihayag sa ating Panginoong Hesukristo ng ating dakilang Ama upang tayo po ay magsama-sama doon sa buhay na walang hanggan. At dito po nagwawakas ang ating Bible study at pagpalain po ang bawat isa sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen. At sa pagkakataon po ito, tayo po ay muling mananalangin. At aking hinihiling po na tayo ay sama-sama na hilingin ang presensya ng ating banal na Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu upang ating pong hilingin ang lahat po na ikabubuti ng ating mga sarili para po sa kaligtasan. Ama naming Diyos na nasa mga langit, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, kami nagpapasalamat sa karagdagang kaalaman na inyong pinagkaloob sa amin sa ikalawang serye po ng aming pag-aaral, The Fullness of the Incarnation, ang kaganapan po ng pagkatao ng aming Panginoon. Kung paano po ito'y inihayag nyo sa inyong mga salita, nawa ito'y maunawaan po ng aming simple payak na kaisipan. At matuto po kami sa naging buhay ng aming Panginoon na inangkin at inako niya po ang aming mga kahinaan at dumanas ng kamatayan upang ipakita sa amin na walang kapangyarihan ng kamatayan sa lahat po na magiging matuwid sa inyong harapan. Salamat po sa plano ng kaligtasan. Salamat po sa pag-aaral na ito. At patuloy naming dinadalangin ang aming mga kapatid na may mga karamdaman. Kayo po ang aming inaasahan na kayo po ang dakilang manggagamot sa physical, sa mental, spiritual na aming mga karamdaman na way kami inyong tulungan. Tuloy naming dinadalangin si Ma'am Judith Galang, Sir Nikki Pine, at ganun din po si Sister Trifona Odones, at ganun din si Brother Modest Embang, ang lubusan na pagpapagaling po o recovery ni Brother Robert Tejada, at sa lahat po ng aming mga mahal sa buhay na wala pa sa inyong kawan na way, patuloy niyong kilusin ang kanilang mga puso. Ang umihiling po ng divine enlightenment na wao Diyos ay kanyang makamtan sa lubusan na pagpapasakop sa inyo at pagsunod. At ganun din po, Diyos, aming mga kaibigan na nagdanais na lumapit sa inyo, tulungan niyo po sila. At ganun din ang bawat isa sa amin nandito ngayon at ang lahat ng makakapanood ng presentation na ito, Diyos. Alawin niyo kami sa inyong mga pangako. Palakasin niyo po kami sa lakas ng aming Panginoon sa Kristo. At nawa, Diyos, ay patawarin kami sa aming mga pagkukulang pagkakasala laban sa inyo. Nadalangin din po namin, O Diyos, sa lahat ng mga interesado, ang lahat po ng mga candidates for baptism at ganun din ang napapabutan ng babalita. Maging ang inyong mga lingkod na gumagawa sa inyong basan sa buong sanlibutan, naway matapos na po ang gawain upang dumating na po ang aming Panginoon sa Kristo. Tulungan niyo po kami maging handa sa bawat sandali ng aming mga buhay. Linisin kami sa dugo ng aming Panginoon sa Kristo, yung dinggin ang aming dalangin, O Diyos, dahil ito'y aming hiniling sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. At dito po nagwawakas ang ating Bible study sa gabing ito. At pagpalain po ang bawat isa, ito po ang inyong lingkod na nagpapaalam na muli, Brother Roland de la Paz, nagsasabing stay safe and God bless you abundantly and richly in Jesus' name. Amen. Bye-bye po.